Grand Rally ni Lini Pico Pangilinan ka rin dito sa Robinson's Town. Kikiosyoso lang ako. BBM talaga. Kikiosyoso lang. Thank you.
Mga kabalin, ang ating presidente. Kaninang tanghali, galing kami sa Aurora. Marami na kaming nasalubong, naglalakad papunta dito sa venue. Sino kayo sa inyo ang nandito umaga pa? Sabi nyo kanina, hindi naman kayo bayad. Nakatayo kayo kanina pa? Napakainit? Malamang gutom na kayo? Pero bakit kayo nagsasakripisyong ganito? Dahil sa napakalaking pagmamahal ninyo sa bayan. Naiintindihan nyo na ang eleksyon na ito hindi lang pagpili ng type nyong kandidato, pero ang eleksyon na ito ang magsasabi kung ano ang kinabukasan ninyo. Ang eleksyon na ito ang magsasabi anong klaseng pamahalaan magkakaroon tayo sa susunod na 6 na taon. Anong klaseng politika ang makikita natin sa susunod na 6 na taon? Klaro sa atin, kailangan na natin ng pagbabago. Pagbabago
na hindi manggagaling sa mga politiko. Pero pagbabago na magmumula sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Ang tunay na lakas hindi manggagaling sa aming mga politiko. Ang tunay na lakas hindi manggagaling sa pera o makinarya. Pero ang tunay na lakas magmumula sa nagkakaisang taong bayan. At ngayong gabi, pinakita ng Pampanga. Alam nyo naman natalo ako dito noong 2016. Kaya alam nyo, hindi ko man lang panaginip o pangarap natatayo ako dito sa entablado na ganito kadami ang tao. Pinaparamdam nyo sa amin na hindi nyo lang ako mahal, pero talagang napakalaki ng pagmamahal nyo sa taong bayan. At talaga namang pinapabilib kami ng Pampanga. Dalawang gabi na nakakaraan, nakikita na namin sa social media ang pagod na ginagawa ninyo para sa rally na ito. Hindi ko pa nga ngayon nakikita ngayong gabi yung napakagandang entrance ninyo na parang kasalan. Nandun ba yun? At yung ating mga giant parol, nandun. Nakita ko din kanina, napakaraming may dalan ng pagkain na sinishare sa iba. Di ba ito yung tunay na pagbabayanihan? Ito yung tunay na pagmamahal na ninanais natin para sa ating bayan. Ito ang tunay na pagkakaisa. Pagkakaisa hindi ng mga interes ng mga politiko, pero pagkakaisa ng taong bayan na dala ng pagmamahal niya sa bansa nating Pilipinas. Sabi ko kanina, hindi ako dito nanalo, sabi niyo babawi kayo. Babawi kami! Babawi kami! Babawi niyo! Ito yung gusto ko sa inyong sabihin. Na magmula nung nanalo ako nung 2016, pinakita ko na sa inyo ang pagmamahal ko. Kung ano yung pagmamahal na pinakita ko sa mga lugar na nanalo ako, pareho din yung pagmamahal na pinakita ko kahit sa mga lugar na natalo ako. Dahil yun yung obligasyon namin bilang mga lingkod bayan. Ang obligasyon namin, dapat kami maging lingkod bayan sa kahit anong kulay. Ngayon, marami sa inyo nakapig. Pero pag ako naging pangulo, magiging pangulo ako hindi lang ng mga nakapig, pero magiging pangulo ako ng lahat na kulay. Tapos na ang eleksyon, dapat tapos na din ang politika. Dapat ang inaasikaso na natin, yung mga pag-asikaso ng mga kababayan natin na nangangailangan. Ang aming pong pangako sa inyo ni Senator Kiko sa ating senatorial candidates,
gobyernong dapat para umangat ang buhay ng lahat. Ano po ang gustong sabihin ng gobyernong dapat? Pinapangako po namin sa inyo na yung mga lingkod bayan na pipiliin natin at kami mismo magiging matino at mahuhusay na lingkod bayan. Bakit napakahalaga na matitino at mahuhusay ang inyong mga lingkod bayan? Pinakita po namin yan sa Office of the Vice President na kaya naman pala ng pamahalaan maging matino. At pag naging matino ang pamahalaan, napapangalagaan ng pera ng taong bayan. Napakaliit lang po ng budget ng aming opisina, pero yung maliit po namin na budget, lahat na sulok ng Pilipinas, pinupuntahan namin para tumulong. Dito na lang po sa lalawigan ng Pampanga, lahat na sakuna, nandito po kami para umalalay sa inyo. Ngayon lang pong pandemic, napakarami po natin mga programang ibinaba dito sa inyo. Nagkaroon po tayo ng Vaccine Express dito sa San Fernando ng nangyong beses. Sa pagalang nakuna din tayo ng mga residente ng Bacol. Magalang nagbaba po tayo dito ng medical assistance, 10.5 million pesos para po yung mga kulang yung pangbayad sa ospital, makatulong tayo. Nagkala din po tayo ng mga antigen tests nung panahon na kulang yung aking antigen tests. Nagpadala po tayo ng mga PPE sets, mga medical supplies sa 47 medical institutions dito po sa buong lalawigan ng Pampanga. Marami po sa inyo hindi nga yan alam, di ba? Dahil hindi naman po namin pinapakalandaan. Maliban po dyan, nagdala po tayo ng mga PPE programs. Meron po tayo ng PPE programs. Sa iba na po tayo ng PPE programs.